Maganda umaga po, attorney. Hello, magandang umaga po, Sir Ted. Good morning and thank you for your time, ma'am. Sa ngayon po, sa ngayon po, ano ang estado nito pong Captain Speak? Yes. We just saw online yesterday, no, the post of the DNR because we haven't received po, no, any official written replies coming from them. After our investigation last year. So I'll just base my answer po doon sa mga nakikita namin online as posted by the DNR. Actually, they have already issued the cease and desist order for the Captain Speak Resort to operate. No? So yun po yung status ngayon. So sinasabi po ninyo, ang status po nitong Captain Speak na ito ay sarado? Actually, it's based only on the representation of the DNR based on their postings online po na ipapasarado na daw po nila. Kasi Sir Ted, I'd like to give you a brief background lang po in of all of this para lang po my perspective and context. No, I'd like to put a context on all of this. Last year, August 2023, we called for an investigation yung province when we knew that there is a resort in the Sagbayan municipality na nasa gitna ng hill. So we immediately called DNR and other stakeholders to answer, no, the query of the Sangguniang Panlalawigan. And it was manifested that DNR allowed the construction and the development of such resort per resolution that they issued, no, dalawang resolution pa ngayon endorsing and approving the construction and development of the said resort. So that is why the provincial government of Bohol through the Sangguniang Panlalawigan recommended to the DNR to hold in abeyance any construction and development within our protected area in the Chocolate Hills, and also to revise their guidelines allowing the same. Kasi DNR, per their manifestation in our investigation, meron po kasi silang inallow, no, na development doon sa protected areas natin under such conditions po na siniset din nila. So yun po yung panawagan namin to the DNR na i-revise nila yung mga allowable nila na dapat gawin doon sa area. So for example, in this case, di ba nakikita natin may mga slides? It was allowed by the DNR because 20% lang daw ng hill ang nagagamit. But the province of Bohol really is not in favor on that. That's why we requested them to revise that guideline. Apo, sige. Hanggang dyan lang po muna kayo sa paliwanag, Chief Attorney. Apo, kasi magtatanong na po ako. Okay. Okay, sige po. So sabi ho ninyo, Agosto po nung nagdaang taon, kaninyo, di ba? Dahil po sa mayroong na privilege pitch na isa pong bukal, at ito nga, kine-question po itong construction na ito ng Captain Speak. And then, doon po sa inyong mga pagdinig, ano ho, nagkaroon kayo ng mga panukala na yung Joint Committees on Environment and Tourism, kung saan po kayo po ay, kayo po ang chairman, di po ba? Yes, correct. Okay. And then, nagkaroon kayo ng sinasabi ninyo na ocular inspection at mga findings, ano po, no? Dito po. Yes. Officially po, ano ang inyong report sa Sangguniang Panlalawigan doon sa inyong ginawang actual na investigasyon on the ground? Yes. Our official report, na meron talaga siyang naitayo. And then, DNR allowed the same because nag-comply naman daw sa mga guidelines na siniset nila when they approved the said construction and the development. Mm-hmm. And then another report and recommendation na binigay namin to the plenary ay we recommended na dapat yung guidelines nila should be revised. Mm-hmm. Na dapat, because since it is a protected area, dapat there shall be no construction or development done in the area. Mm-hmm. And then we also, until now, no, we are developing a legislation, an ordinance, opo, to the effect na comprehensive siya, not only for Chocolate Hills natural
Monument Heritage, but also all other sites in our geopark. Did you recommend anything para po sa agad na aksyon ng DENR on this particular issue doon sa inyo pong report, maliban doon sa baguhin ng kanilang polisiya kaninyo? Yes, we recommended that the DENR take legal action after their thorough investigation. Kasi lumabas po kasi doon sa investigation namin na the ECC that was already issued to them does not cover the other structures based on the law and the guidelines of the DNR. Kailangan po, meron pong ECC, another ECC, if you add another structure no, na wala dun sa development plan in the previous ECC. Okay. So, sabi ng DNR, in the process of compliance pa daw yung owners. So, we recommended no, na kailangan mag-investigate further sila and at the same time, you take the legal action since DNR is the appropriate agency to take action on that and so, in coordination with the LGU Sagbayan. So, meron na ho kayong nakitang violation? Doon, yes. Actually, we were even telling them no, na dapat yung sa ECC nila, kasi dapat may additional ECC sila no, for the other. And then the DNR said na in the process of compliance naman daw po. No? So we told them na, okay, DNR, you should take legal action on that or anything na under your authority. Ma'am, yung LGU, ano ang findings ninyo doon sa municipal government sa lugar na ito? Yes. Actually, the LGU rin, according to the representatives no, na pumunta doon sa mga investigations namin, sa mga hearings namin, they said na since inallow naman daw po ng DNR, no, then meron naman daw silang mga resolution, meron naman daw silang mga endorsement coming from the Protected Area Management Board. Then, yung LGU naman, they also allowed it. And then, sa ngayon, we haven't talked with LGU of Sagbayan. No? Hindi pa namin sila ma-reach kahapon. But sa kami, no, sa province, because under the local government code, the provincial government of Bohol has the supervisory power over our LGU. So, since according to the DNR, meron po silang cease and desist order, then we, the provincial government of Bohol, will see to it no, that the LGU shall enforce the same together with the DNR. Sige po. So, ganito ma'am, ano ho, bago po itong ilang pangkatanungan natin, ma'am, sinasabi po ninyo na pinayagan ito kasi 20% no, yung sinasabing threshold na hindi mo gagalawin yung Chocolate Hill, no, hills in this particular case. Opo. Paano sinukat yung 20%? Sorry. Diba sabi po, diba pinayagan daw kasi hindi naman sila umabot o hanggang 20% lang nung downhill, nung bundok ang kinunsumo nitong resort owner, di po ba? Yeah. Okay. So ano ang sukat? Paano mo masusukat yung 20%? Yes. Actually, when they first came no, to the hearing, nagtanong ako, the same question. I said, paano nyo masasabi? Or sige, ano ba yung measurement? Kasi sabi nyo, nag-comply naman kasi pumasok sa 20%. The DNR representative said, inestimate lang daw. No? In Bisaya, ibana-bana lang daw. Okay, that's why I reacted. Sige I said, okay. So, hindi po pwede yung ganyan. So, provide permit, tapos nagbigay kayo ng endorsement, and then based only on the bana-bana, on the estimate. Okay. So, kasi kung titingnan mo lang daw, parang 20% lang naman daw yung nagamit. So, when they came back, kasi talagang binigyan ko sila ng assignment, Sir Ted, na kailangan puntahan nyo yung area, i-measure nyo, ganyan, talagang you should ensure na pumasok talaga siya. Sige. So, nung bumalik sila, meron na silang mga measurement. So,
Meron silang technical team, no, that went to the site and then minessure okay. nila. Opo, yung, sige, sige. Ano, from the tip okay. of the heel, mm-hmm. From the baseline mm-hmm. to the tip. Mm-hmm. So, ganun po yung pagka-measure. So, are they compliant now? Are you sure they're compliant doon sa 20% na binabanggit? Hindi pa rin. Based on record that they submitted to the committee, yung height nung mga structures as compared to the heel po, pasok siya doon sa... Sinasabing 20%. Aha. And then kayo ho mismo nagkaroon kayo ng sarili measurement, hindi pa po? We relied no from the DNR. Measurement that was submitted okay, sige, from the DNR okay, and it was also okay. confirmed no by sige. Our team din sa sige. Bohol Environment Management. Sige. So ma'am, balikan ko lang po no. Kailan nag-issue ng notice of violation ang DENR para pahintuin ang operasyon ng resort? Sir Ted, actually I do not have personal knowledge on that because dun po sa mga hearings namin, as far as the Sanggunian Panlalawigan is concerned, wala po kaming information on that, no, kung nagbigay ba sila. And then even after the hearings, uh-huh. wala na po kaming naririnig from the DNR despite our letters to them sa aming but recommendation But attorney, but isn't it, with all due respect, your responsibility? Na, alang namang hindi sumasagot sa inyo, hinayaan nyo na lang. Kasi po, our question is, since the first notice of closure, dahil po sa violation na nakikita nila, hindi ho ba dapat wala ng anumang pong development o activity doon sa resort? Yes, actually Sir Ted, we constantly no and consistently made follow-ups with the DNR okay. on Opa. Their official pero hindi po sumagot, pero hindi sumagot sa inyo. Nila. Pero hindi sumagot. Hello. Yes po. Yes opo, po. Opo. Pero attorney hindi ho ba pero hindi ho ba attorney to abbreviate ito hong ating interview because we don't have so much time. Ma'am, pero hindi ho ba hindi sumasagot ang DNR, yung provincial ito pong board na ito no ho, na siyang dapat ho nagdedesisyon sa ganito pong uri po ng protected natural park natin. Eh meron ho naman kayong contempt powers eh. 'Di ba? Sa Sanggunian Panlalawigan, you can compel them to answer your questions in an official hearing. Sir Ted, with due respect also, no, the Sanggunian Panlalawigan can only call, no, for any resource person to invite Opo. Them for an inquiry or an investigation in aid of legislation. Opo. So after po namin, no, na dispose, no, but we cannot compel anyone, no, that's okay. beyond our powers in the Sanggunian Panlalawigan, unlike Congress and Opo. Senate, no. Opo. So after po nung investigation namin in aid of legislation. Because we also are in the process of crafting our ordinance, na-dispose na namin yung topic na yon, yung subject matter okay. na yon. But Opo. We also diligently, no, nagpadala pa kami ng letter sa kanila okay. para talagang to ensure na ito yung mga recommendations namin, ito yung Opo. Request namin to hold in abeyance. Mm-hmm. And then, after noon, since wala pa silang mga sagot sa amin, so we just called their office, nag-follow up. Opo, okay. We made follow-ups from them and we were also told by the representative from the DNR that they are also in the process of investigation, complying with okay. our mga recommendations namin, Opo. Such as the revisions of Opo, their guidelines. Okay. So yun po yung mga... follow through after Opo. Doon sa mga investigation in aid of legislation. Opo. Thank you, ma'am. Opo. Thank you. Thank you po, attorney. Sige, pero bago po itong isa pong importanteng tanong din. Pero, yes po, sir, pero di ba, attorney, itong Republic Act 7586, no? Itong act providing Opo. For the establishment and management of natural integrated protected area system, na kung saan nga po, ito ho yung governing statute para po dito po sa Chocolate Hills. Klaro ho naman dito under Section 20, no? Ang sinasabi dito, ipinagbabawal, no? Prohibits, as in, yes. no? Opo. Constructing or maintaining any kind of structure or any other fence or enclosures. Meaning, dito pa lang po, regardless kung meron kang 20% o anuman, dapat totally, bagamat may poder yung may-ari ho, may titulo ng lupa,
Pero kinakailangan i-harmonize nga ito sa pagbigay po ng permiso. Hindi kaya dito po pa lamang klaro na po yung paglabag ng resort owner po, attorney? Yes. Okay. I've also cited that no in one of our meetings with the DNR. But they also told us na yung area kasi po na yun, Sir Ted, multiple use zone po siya. Okay. Kasi parang kinakategorize po nila yan eh, ng DNR. Meron po silang strict use zone and multiple use zone. Ito daw, interestingly, Sir Ted, ito daw palang Chocolate Hills area, sako po siya sa multiple use zone, meaning to say na pwede yung mga activities, pero may limitations. Okay. So yun po yung, kaya po, ganun. Pero that's why the stand still, no, ang stand pa rin ng ng province or ng sanggunang panlalawigan is even then it's a multiple use zone, because it is a natural heritage, then DNR, then the Protected Area Management Board should still, no, stick to the rule na i-preserve natin yung Chocolate Hills natin kasi nag-iisa lang po siya. Opo. Tsaka hindi ho ba kapag pinag-uusapan ng ECC, eh meron yang dapat po ay malawakang consultation sa lahat po ng mga stakeholders po, including the provincial government and the municipal sanggunian. Di po ba? No? Di po ba? No? Before ka mag-grant ng una, di ho ba nagbigay ng unang ECC ito? Yes, okay. Opo, and then, yes, and then ngayon nga po, dahil sa lumawak ang kanila pong construction, so kinakailangan nila ng panibagong ECC, di ho ba, attorney? No? Okay. Correct. Opo, correct. Yes, ma'am. Opo. Ating pong balikan lamang si Attorney Jamie Villamor. Attorney, yes po. Opo, opo. So, sa ngayon po, ang report nga ay meron na itong kasalukuyan na na closure order. Opo. All right. And then ang lumalabas nga po, ang kanyang unang notice of closure ay September 6, 2023. Tapos po, nagkaroon ng notice of violation ng Enero 22. Ngayon lang pong taon, 2024. Are you aware of this? Itong mga petsang ito ho. Kumbaga, nag-notice of closure and then nag-operate pa rin sila and then meron pa rin pong, eto nga, no, panibagong notice of violation. Alam niyo po ba ito? Frankly speaking po, we do not know about it. In fact, we had a meeting or hearing, no, last September 8 and it was not manifested in the committee na noong September 6 pala meron silang temporary closure order. So, we really do not know about it. We just knew it yesterday po, sa hapon po, based on the postings lang po online of the DNR. Okay, kasi ako po yung nagtataka dahil sa, kung ito po talaga yung napaka-importanting issue for the provincial government and the provincial board. Yeah, exactly. Bakit po noong Disyembre lamang last year, nagkaroon ng Congressional District Athletic Meet. Ginamit yung itong Captain's Peak na ito as venue. And ipinangalandakan pa po ng Captain's Park Peak Garden and Resort na nagkaroon po. Ha? Ang ginamit nila dito ay Bohol Provincial Athletic Meet. Bagamat LGU ang starring dito, pero dito sa kanila pong post mismo, at ito po naman, klarong-klaro ang ebidensya na nito lamang Pebrero, Feb 16-18, nagkaroon, ang ginamit po dito, Bohol Provincial Meet. Ginamit yung swimming pool, ma'am. Yes. Sir Ted, that goes to show, no, na with the presumption of regularity, nag-ooperate pa sila. So siguro, no, the organizer of such activity, talagang alam, no, na parang okay pa, no, yung Captain's Peak Resort to operate. So kasi nga nung after nung mga pangyayari, kahit okay, granting po na meron silang temporary closure order nung September 6 na hindi kami aware, yung provincial government of Bohol and even the public hindi alam. After noon, so di ba December na po yun. So siguro, no, the DNR allowed it na naman after that kasi nag-open pa si Captain Peak Resort. So there is a presumption of regularity in that matter. A presumption of regularity ni no nung ng Bohol Provincial Government na kaya nagkaroon pa dito ng provincial meet? Sa public po, even dun sa resort owner, kasi bakit parang after nung temporary closure order nila,
wala namang any other order na pinalabas nila, no? January lang yung notice of violation nila. So, but that, no, I cannot comment or elaborate more because I'm not really privy to the opo, kasi ma'am, maganda nga siguro po attorney na malinaw niyo kasi parang ang dating kami po kasi mga taga NCR po kami, no. So, ang dating po kasi na parang nagulat ang provincial government sa pangyayaring ito. Kaya po ngayon nagpapaliwanag kayo, pero the fact na alam hindi ko makapaniwala na hindi niyo alam na mayroon pong closure order. Hindi ko rin kami makapaniwala na hindi nyo alam na may notice of violation considering na kayo po ang chairman nito pong komite na itaatasan sa bagay na ito. How can you not be aware, ma'am, na hindi nyo alam itong mga pangyayaring ito? The fact na kayo nga po ang inatasan para mag-imbestiga. Alam nga naman po matapos nyo imbestigahan nung una, hindi na po kayo hindi nyo na po nababantayan ang isyong ito considering na humihingi nga kayo ng ng report sa DNR, ma'am Correct, sir. No, actually, I wouldn't also be surprised or I cannot blame you na parang nagtataka po kayo na hindi ko po alam kasi ako rin din talaga mismo. I was surprised upon reading, no, the post of the DNR yesterday na September 6, meron silang temporary closure order pala. And then I looked back, no, I scanned our mga meetings, no, mga minutes namin. Sabi ko, nag-meeting tayo ng September 8. Why was it not sinabi, no? Why was it not manifested during the meeting? Wala din kaming copy, no, nung mga orders na yan. And also sa January din, wala din, no? Pero ang hindi ko talaga makapaniwala din, why was DNR not informing the provincial government of Bohol or even my committee na in constant communication naman, no? Even outside our committee meetings, minsan representatives of the DNR and PAMBI came to my office para meron kaming mga meetings, no? Uh-huh. So that's also one thing that we want to clear with the DNR po. Opo. Ma'am, kasi po considering po na kayo mismo nagsabi na, 'di ba, na mayroon pong mga apparent, no? Apparent violation ito. Tapos provincial government kayo at yung Bohol provincial government nagdaos ng provincial meet sa lugar, hindi ho ba that is an indiscretion on the part of the provincial government? Actually, Sir Ted, I'd like to clarify lang po ha, na yung sa Sangguniang Panlalawigan po kami, so nag-conduct kami ng investigation. So yun po yung mga recommendations namin and all. Ito naman po sa provincial meet po namin, no? It's separate, no? A separate branch of the provincial government of Bohol. That Sir Ted, kailangan ko pa po ito talagang alamin, no? Kung sino ba talaga yung organizers, kung bakit yun yung pinili nila. Kasi talagang kahapon ko lang din po na yan lahat, no? About dun sa provincial meet nila, no? So, yan po yung mga bagay na kailangan din po namin tingnan po. Opo. Kanino pong distrito ito, ma'am? Itong lugar na ito? You mean Congressional District? It's yes, the second district of Bohol po. Ako po yung isa sa mga board members po dyan. Okay. So ito ho'y under kay Congresswoman Vanessa Aumentado? Yes opo. Po. Kaano-ano niyo po siya? Aunt-in-law po. Okay. Kasi po, pati Congressional District, nag-athletics meet doon sa lugar na ito. Yun po din namin maintindihan Sinasabi, nagkaroon po ng, ito lang December. Ang hindi namin maintindihan, kasi ngayon, ba nagkakaisa kayong lahat? Labag yan, bawal yan, hindi tama yan, di ba? Lahat kayo dyan, provincial government, DENR na nagbigay po ng permiso, diba? And then the LGU, si Barangay Kapitan, lahat ngayo, sandali lang, ito nangyayaring ito? And all of a sudden, kami ho dito sa NCR, sa National, ito nangyayaring ito? Para bagang sa lahat kayo nagugulat, pero ang inyong kongresista, dito po may report nga nagkaroon ng congressional meet doon. So alam ni congresswoman yan, malamang. Provincial meet, so alam ni governor ito. Paano ho namin dapat tanggapin yon? Actually, sir, we will
answer you. No, I ako mismo, no, I will answer you with that if I get all the details na po. Kasi actually po, yun nga po, sa Sangguniang Panlalawigan, hindi po kasi kami privy doon sa mga any arrangements regarding the provincial meet. Then as you said na yon, congressional and provincial meet din siya, opo, no? Opo, so opo. That I have to seek clarification also from the executive department po on that. Opo, kasi opo. Pero no, looks like this is my just a one cent opinion, no, na siguro there is really a presumption of regularity for on that matter na kasi parang nag-operate siguro, no, so that is why doon na lang din ginanap hinold yung meet, yung swimming competition, I think, okay, doon sa area na yon. Yes po. Pero opo. As to the full details po, we will gladly get back to you on that. Opo. Po. Thank you, ma'am. Thank you. Pero, ma'am, sabi ho ninyo, may presumption of regularity, kaya doon nagdadaos ng mga ganito pong mga aktibidad ang provincial government. And umano, pati po yung district, ano ho ninyo, no? Athletic meet na ito. So kung meron pong presumption of regularity, ano po ang inyong presumption ngayon dito na ito pong mismong DENR, ano po, na nagbigay ng permiso and then ngayon po binabawi nila at pagkatapos po ang binibigyan pa ngayon ng pagkakataon na mag-imbestiga dito at kasama po ano itong at kasama dito po sa mag-iimbestiga ay yung mismong DENR na nag-concur sa mga permits na ibinigay yung director at maging yung pong nakaupo sa board at taga DNR, hindi ho ba ngayon dito ang presumption po namin presumption of irregularity na? Yeah, yes po. Kasi, you know what? Sorry sir, medyo naputo lang din po kasi yung sa last part niyo po. Oh, yung oh. About sa director. Hello? Opo, opo. Ito po, kasi po, ganito. As of March 13, the Regional Executive Director Paquito Melicor issued a memorandum directing Penro Bohol, Ariel Rica to create a team to conduct inspection at Captain's Peak for its compliance with the temporary closure order. Alright, sige po. So ito ho yung pinakabago. So lumalabas po, pati sila, hindi umano nila alam na nag-ooperate ito. Eh nag-provincial meet nga. Lantad sa buo, nagkaroon ng congressional. Tapos ito, hindi kaya dito ngayon, ang aming presumption, may presumption of irregularity na. Actually po, yes. Kasi po, when you see, no, kahit nga po ako, no, when I saw the posting of DNR po, pati ako, para kung naano na, okay, meron palang action yung DNR, meron pala silang na in-issue na temporary closure order, meron pa silang mga notice of violation, and then ultimately, may closure na. So, opo. Parang, kasi sa investigation kasi namin sa committee ko, ang sinasabi kasi nila is compliant daw yung resort doon sa conditions na sinet nila, sa okay. approval nila, opo. Allowing the construction and development. No? So, doon po natin makikita sa timeline ba na ito po, na-finalize okay. yung investigation as far as Sangguniang Panlalawigan is concerned, September. Tapos, meron pong meet, no, na which I am not privy, no, sa mga arrangements niya nung December. So, ito, tapos biglang nag-ano na naman ng closure, ng notice of violation, January na naman yung sa opo, DNR. Opo. So, yun po. Kasi hindi po talaga, opo. Honestly, Sir Ted, we really do not know the action taken by the DNR despite opo. Our constant follow-up opo, sa office po. Nila. Opo, salamat. So, anyway, just po. A short answer na lang po, please, Attorney. Moving forward rito, eventually po, kapag ho humantong kung sakasakali sa demolition order ito, who will implement? The demolition order shall be implemented between the DNR and the LGU. Okay. Sambayan po. Apo. The municipal government, kung sakasakali. Yes. Municipal government. Apo. Kung sakasakali po. Kung, theoretically, kung humantong doon. Sige po. Kung mamarapatin po ninyo, ma'am, muli kami tatawag siguro, baka bukas, ano ho, para ho lang alamin kung ano na ho ang mga informasyon po na inyo po nakalap. Relevant to this para po mas maganda ho ang ating usapan. Apo.
Yes po, sir. Okay po. Opo, opo. Daghang salamat kanimo, Bukal, ha? Thank you very much po, attorney. Yes, thank you so much, sir, Ted, for the opportunity. Opo, thank you very much po. Si attorney Jamie Aumentado Villamor, board member po, at siya ang committee chair, ano ho, ng Committee on Tourism and Environment dito po sa Bohol. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.